Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. One, two, three, go! Mga kapatid, magandang... Pwede na ka mag-Bisaya at Tagalog, ha? Kung yung misod ka Tagalog, Bisaya ara. No? So, magandang araw, mga kapatid. Nandito ka. Kasama natin si kapatid na Ephraim Havanas. Na Havanas, no? So, may-ari ito sa Havanas na... sleeper. So, siya po ay isang Methodist by birth. Protestante po. At ngayon ay lumipat sa simbahan sa pagkikinig niya sa mga defender of faith, Brother Nonoy, Aplido Muro? Yes. Ma? Banyas. Nonoy Banyas. Real name? Real. Si Brother Remy Banyas, na siya at ang kanyang may bahay ang nagkatikay sa kanya. At before siya nagpabautismo, April, bago lang, April 20, no, last month. So, bago lang siya nagpabautismo, mga kapatid. At ngayon ay magtestimonya siya, bakit siya lumipat, no? At yung nanay niya ay hindi basta-basta, 10 years above, pastor po, pastora po sa Methodist. Meron ba kayong ano din, bro, misa? Sa Methodist? Walang katulad sa simbahan na magdaos ng misa. So bro, magpakilala ka bro. Ephraim. Ako si Ephraim Havana. Nakatira sa Barangay 5. At Barangay 5. So, kasama yung may bahay niya nandito, sister. Ano pangalan mo, Ter? Ako po si Ruby Bernison Havana. Bago lang kayo kasal? Yes. Oh, wow. At ngayon, si kapatid na Ephraim, bakit lumipat ka sa simbahan, bro? Ano ni, balhin ka sa simbahan? Sa mga nagbalhin ko sa katulad ko, pagkatikay sa ako, sa katulad ko, dito na ako nakita na ang katulad ko, dili nga tao ang founder, kundi ang ginoon. So doon ka na, ano, na naingahan yun, na lumipat. Oh. Dahil founder nito ay hindi tao. Kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, ang anak ng Diyos. So doon na na-enlighten yung isipan mo. Hindi ka na fuerza sa pagbalik mo, sa paglipat mo sa simbahan. Kusang loob mo talaga. No? Dahil na-convince ka sa katotohanan. Sa tulong ni Brother Nonoy, no? Na ilang buwan kayo nakatikay dito, bro? 3 months. 3 months? 3 months. Ito yung nagkatikay sa kanila, si defender of faith natin, si Brad Nonoy. Brad Nonoy, may masabi ka? Ano sa tanan, ako masulti na kini si Ephraim. Niluol ni sa ako, kanya ako siya nagkatikay. Tapos, kung sa ilang nasabtan, kung sa pagtulungan sa simbahan, naka-design siya na mabalik, mabalhin sa ating bahay. So, mauna na nagpasalamat kami sa Diyos na may inilin panahon na naka
Walang sound? Excuse mo na bro ha, walang sound. Ito walang sound to bro. Hala. Hindi madunggan? So walang sounds mga kapatid? Ah, ako lang. So, pero okay na. Tingnan, mag-comment mo na kayo. Okay ba yung nanay sound? So, mag-reply tayo. So, Brother Nonoy, so, lapit ka dito, Brother Nonoy. Dahil malayo ka eh. Ah, malayo lang siya. Sige. So, palapitan natin si Brother Nonoy dito. So, malayo ka, Brother Nonoy, dito ka. Upupo ka dito. So, mahina, Father. Naana, Father. O, naana. Check muna yung sound natin. Okay ba yung... Malinaw na ba? Meron na po. Medyo malayo lang yung audio. Malayo kanina, bro. So, babalikan natin si Brother Nonoy. Brother Nonoy? Mayong magandang umaga sa lahat, no? Na nakikinig sa... Mahina pa rin, no? Bro, mahina pa rin. Na sound, Father. At, padayin ko ng salty, bro. Pumunta sila sa akin kasi gusto sila makinig sa kaalaman ng simbahan natin. Kaya, sinabihan ko siya, kung gustong maglipat sa simbahan Katoliko, so kailangan na mag-aral ka muna. Tapos sa akin na mag-decide kung ano ba talaga ang tutuloy ka ba o hindi. Sa loob ng 3 buwan na nag-practice ako sa kanila, sa 3 sessions pa lang, so, nagsabi niya sa akin na pwede na bro siyang mag-cross. Sign of the cross. Sign of the cross. Sabi ko, mabuti yun. Kasi parang gusto na sa tatlo naming sessions, parang nalaman niya doon na talaga ang nagtatag ng ating simbahan ay si Panginoong Jesucristo. Kaya doon, marami siyang tanong sa akin sa lahat lang sa mga... Hindi daw malinaw, bro. Excuse, bro, ha? Hina yung tingog ni brother. Kasi gamay ko na bro. Tapos nagtanong siya sa akin na lahat ng mga... Nagtanong siya sa akin kung ano ang ating doktrina. Tapos nang 3 sessions namin, nagsabi siya na pwede na ba daw siya mag-sign of the cross. Kaya sinabihin ko, oo, kasi alam mo naman yung kung ano yung cross. According to St. Peter, as in St. Paul, 1 Corinthians 1:18, ang cross ay power of God. Sabi ko, pwede ka mag-sign of the cross. Kaya doon hanggang nagtuloy-tuloy yung ano, tinanong ko siya in the last part na nung sa church, pinaalam ko sa kanya, sino ang nagtatag sa inyong iglesia? Hindi niya alam ang kanilang iglesia. Tapos sabi ko, yung nagtatag ng iyong iglesia, isang tao. Si John Wesley. Yung lapitan mo, yung lipatan mo na simbahan, si Kristo nagtatag, 33 AD. Kaya nga, na tinanong ko siya, saan bang pipiliin mo? Yung tatag ng tao o tatag ng Diyos? Kaya doon siya na, ano, na talagang lilipat na talaga ako dito. Kasi alam niya talaga yung sa lahat ng mga at katanungan niya, nasagot natin sa panahon na nag-catechize ako sa kanya. Kasama yung may bahay ko. Isa rin katikista, si Sister Dayang. So may inadagdag ka, kapatid, na Ephraim. Hello po. Sa pag-ano ko sa Katoliko, Bisaya na lang. Bisaya lang. Salamat sa ano, salamat kayo kay Kuya o Ninong na nakita gud na ako diri sa Katoliko na dili gud di pwede mag anang murgihatag gud ni manggugma sa simbahan. Tapos
ipakita yun ang pagigugmaay sa tao, sa imong para sa mga asawa. Pakita yun yung mga pagigugmaay o imong responsibilidad. Anong mensahe mo sa mga kapatid natin? Sa mga... Pag lipat mo sa tunay na simbahan? Ang mensahe ko sa inyo, magpakatikais para doon yung malaman ano ang mga tunay na mga aral ng Panginoon. So, anong feeling mo kaya? Sa mga gibati ni mo karon? Dako kayo galipay nga na katulikon ako. Mm-hmm. Praise the Lord. So, pilay edad di mo ato? Sa 33. By birth, mga kapatid, siya po ay by birth na Methodist. Just imagine yung nanay niya pastora. Ay pastora. Hindi madali ang pag-decide nito dahil yung nanay niya ay pastora. No? Ilan kayong magkapatid? 6. 6. So, yung 5 mga kapatid ay Methodist pa rin. Hindi yung pang yung isa pa der service yun. Iba-ibang sekta. Oh, iba. So unique na pamilya din eh. Na isa na convert po. Dalawa kayo na lumipat sa simbahan. At yung tatay mo ay Methodist din? Wala man kay ko ay man siya pa der kanang tribal. IPs. Parang dato siya pa din ba? I see. So, mga anito. Animis. Mga, So, ngayon, buhay pa yung tatay mo. At kasama sila ni nanay mo. So, just imagine mga kapatid, pastura yung nanay niya at nakinig lang siya sa katotohanan. At yun po ang dahilan na lumipat siya. Hindi po siya binigyan ng bigas, hindi din binigyan ng scholarship program. Kundi katotohanan ang dahilan sa paglipat niya sa tunay na iglesia sa pamagitan ni Brother Nonoy, ating defender dito sa CFD dito sa Agusan, San Francisco, Agusan del Sur, Diocese of Butuan, ang ating obispo dito si Bishop Cosme Almedilla at ang ating parish priest dito Father Noel Rosas na kasama natin ka hapon at ngayon sa ating lunch at si may mensahe ka sis? Thank you sa tanan na kanang guide sa akong pares na ma-convert into Catholic. Nasabtan jud niya and magkasinabot mi kung unsa ang mga pulong na gihatag sa Ginoo. Maglalis po sa unad eh? Yes, always. So magdebate mo doha. Kayan, pero because of God, kay gi-center man jud na mo ang Ginoo sa amo sa una, moabot og tagpila ka adlaw among away pero sa may gawain nyo tinuhoan ra kanang mga kanang binuhatan sa balay kanang mga pero sa doktrina wala mi so far sa una naga-respect gid mi sa sagusa ano kung musimba siya ginapasimba na ko sa ilaha andi freedom jud pag simba niya sa ato ana kanang dinhi pag abot niya dinhi na siya man gid mismo ningon nga kanang bad diha na ko musimba sa Katoliko wala na ko siya gi pugos but ayo itry lang og kuan ganahan ka magsimba and then makuan nimo ang kanang homily sa father ana oto nga siya ra pud ningon nga magpa-convert na ko kay na clear na sa iyang mind kung unsa jud ang kanang Catholic teaching kamatuoran yes
kato lang. So, salamat kaayo. So, moto ang iyang may bahay, mga kapatid. At malinaw na dahil sa katotohanan, dahil ang naka-convince niya, ito'y tatag ni Kristo. Yan lang po yung essence sa kanyang paglipat kahit na pastora yung nanay niya for about 10 years, no? Pastora pa ba siya hanggang ngayon? So, just imagine na pastora pa yung nanay niya hanggang ngayon po, no? Pero dahil mabait yung kanyang nanay, hindi siya kinupinda, no? Kundi nirespeto pa rin ng pastora, nanay na pastora niya, yung decision niya. Yan po, mga kapatid, no? Sana ma-i-share mo din yung kaalaman mo sa nanay mo at sa pamilya mo, no? Without imposing the teaching of the church, just propose, no? Just share the teachings of Christ at sila na mag-decide, no? Hindi naman tayo magpilit sa kanila. Lipat kayo sa atin, hindi po yan maganda. Sila dapat ang mag-decide. We only propose the truth and let them think and contemplate. And afterward, they don't want to decide kung saan talaga mabigat sa kanila ang katotohanan. May trabaho kayo ngayon? Ano lang po, business. Ah, business. Wow. May sariling business sa kayo. Small business. That's good. Ah, mayo. 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 Nana sila. Mayo. O na yung mga kauban nato dere, na kasamahan natin dito sa parokya. Pakilala kayo. Si Brad. Dani. Brad Dani? Dani. Linog. Si Nan. Linog. 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 Okay, oh, eh, tweet din. Sige na, ate yun sa to? Sis, Marionette Lagapa, Dre. Marionette? Marionette. Lagapa. Mura combination yung mga ano? Mario o net. Marionette. Ikaw? Sis Nene Roy, Dre. Sis Nene Roy. Provincial? PPC Treasurer. Only tax collector, Dre. Dre, ay mga iso. Oh, nag diri man ta mga isonya. Karon ato na puta sa rosaryo karon human sa pani udto. So, mo lang to mga isona. Welcome home. Brother Ephraim Habanas. Habanas no? Habanas. Oh, yes, Habanas.